Hoy, kakaibang topic ulit itong panonoodin natin. Ito, grabe itong topic na to para dyan sa mga tropa natin na naglalakihan ng mga chan. Malaki ba chan mo, no? Dito mga kapatid, dito sa videong panonoodin natin mula sa channel ni SOKSAY TV. Ako hindi ko pa ito napapanood personally, no? Sabi, oh, grabe, nagpapalaki sila ng chan para maraming magkagustong babae. Uy, saang tribo to? Para sa mga malalaki, chan mas ano yun, mas nai-inlove ang mga babae sa kanila, nagugustuhan sila ng mga babae. So yan ang papanoorin natin, pero bago yan, no, wag na wag ninyong kakalimutan na mag-subscribe kay SOKSAY TV. Yan mga kapatid, kung nakikita nyo sa gilid, napakagaganda rin ng mga content at very interesting topic ang mapapanood natin sa channel na to mga tol. Ilalagay ko ang link ng videong panoorin natin sa baba para pwedeng-pwede ninyo yung panoorin ulit nang walang nagre-react, o kaya kung di nyo talaga tripang may nagre-react, pwede nyo nang bisitahin ang kanyang channel. At syempre mga kapatid, ang videong to ay atin sa atin ng The Stuffs. Yan, kung nakikita nyo sa itaas mga kapatid, so wag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong inihintay na. Panoorin na natin to. Isang lugar sa Ethiopia na kapag ikaw ang pinakamataba, Grabe, hindi na sila brown, no? Na talaga sila, no? Black na talaga sila, gray na talaga sila. Sa Ethiopia. Ethiopia. Na kapag ikaw ang pinakamataba, ikaw ang pinakamagandang lalaki. Wow. My goodness. Maraming tao sa mundo na talagang todo exercise. Mm-hmm. Take ng vitamins. Mm-hmm. At may disiplina sa pagkain. Mm-hmm. Makamit lang ang inaasam-asam na ganda ng katawan. Yes. Pero may isang lugar sa Ethiopia, Africa na di na kailangan ng pagpapalaki ng katawan at regular exercise. Dahil sa kanila, kung mataba ka, ooh, o malaki ang iyong belly, ay mas attractive at pogi ka. Ooh. Sana all! Diba? Tama na, ano? Bakit kakaiba ang kanilang kultura? At paano sila nagpapalaki ng kanilang tiyan? Yan ang ating aalamin. Pero bago yan, please subscribe and hit the notification bell. SOKSAY TV! Like na rin ang ating Facebook page sa iba pang mga video. Yes! Tara, simulan na natin. Physically aspect, na-attract ang isang babae sa matitipuno at maskuladong katawan ng isang lalaki. Mm-hmm. Pero sa isang tribo sa Ethiopia na kung tawagin ay body tribe o mga men people, ang pinapangarap ng mga babae ay ang mga matatabang lalaki. Ooh. Para sa kanila, ito ang batayan ng pagiging magandang lalaki. Ooh. Sa kanilang lugar. Ang tribo ay nakatira sa remote area ng bansang Ethiopia. Isang lugar na may kakaibang ritual at paniniwala. Kung saan ang mga batang lalaki tuwing umaga ay pinapainom ng dugo at gatas ng baka. Eesh. Ito rin ang sinasabi nilang dahilan kaya unti-unting tumataba sila at sila ay sinasali sa isang kompetisyon ng mga matatabang lalaki. Ang dami na siguro bulati sa dyan. Para tanghaling, pinakapoging tao sa kanilang lugar. Oh my God! Wow! 6 na buwan pagkatapos ng pagpapataba, ang mga kalahok na lalaki ay ipakikita ang resulta ng kanilang pinaghirapang katawan. Matindi rin ang kanilang paghahanda rito. Dahil ang mapipiling mananalo ay hindi lang ang pinakapogi sa kanilang lugar, kundi itinuturing ng tribo na bayani ng kanilang lugar. Ooh. Araw-araw ay nadadagdagan ang kanilang timbang at lalong lumalaki ang kanilang belly. Ang ibang mga lalaki ay di na makalakad dahil sa kalakihan at sobrang kabusugan ng tiyan. Ay, grabe. At dahil di makalakad, sumasakay na lang sa isang sasakyan para
para makarating sa lugar ng paligsahan. At kahit nasa loob na ng sasakyan, patuloy pa rin silang umiinom ng gatas at dugo ng baka. Dahil gusto nilang mapalaki pa ang kanilang belly sa huling sandali bago mag-umpisa ang kompetisyon, at pangarap talaga nila ang manalo at tanghaling pinakamagandang lalaki sa kanilang tribo. Ganito pala Mr. Pogi sa kanila, no? Sa araw ng paligsahan, na ang tawag nila ay KL Ceremony. KL Ceremony. Halos buong oras ng programa, ang mga matataba na kasali ay maglalakad at magpapaikot-ikot sa isang secretary sa kanilang lugar habang pinapanood sila ng kanilang mga katribo. Especially, ang mga babae na sayang-saya dahil napapanood nila ang mga gwapong lalaki sa kanilang tribo. At ang ibang mga babae ay nilalagyan sila ng alkohol at pinupunasan ang pawisang mukha ng mga lalaking kasali sa kompetisyon. Ang may pinakamalaking belly o may pinakamalaking tiyan ay siyang itinuturing na panalo. Sa oras na may mapili na ang mga hurado na pinakamataba o pinakapogi sa kanilang lugar, ang kasunod nilang gagawin ay papatay sila ng baka gamit ang kanilang huge and sacred stone. At ang mga pinuno sa tribo ay pag-aaralan ng loob ng tiyan at tugo ng baka kung ang susunod nilang kapalaran ay magiging maganda ba. Pagkatapos ng paligsahang ito, ang mga lalaki ay babalik sa pang-araw-araw na kanilang ginagawa at bumabalik din sa dating laki ang mga tiyan nito. Mm-hmm. Sana all bumabalik. Sa atin mga kapatid, pag lumaki na dyan, ang hirap nang ibalik sa kanila, kaya lumalaki dyan dahil talagang todo pinupuno nila, no? At saka dahil nga wala naman silang mga sasakyan basta-basta doon, pag naghahanap buhay sila, talagang todo lakad sila doon. Siyempre nasa remote area sila mga kapatid, eh, diba? At talagang maano sila doon, mapepwersa yung katawan nila, ma-exercise effortless. Pag iniwan ka na, huwag mo nang balikan. Mula sa parang bundat na tiyan, dahil sa laki nito, unti-unti ting lumiliit. Mm-hmm. Pero para sa kanila, ito ay isang kabayanihan at tanda ng pagpapaganda ng kanilang katawan at pagkatao. Kasunod na nito, ihahanda na nila ang magiging pambato sa pamilya, ang susunod na lalaban sa kompetisyon ng pinakagwapong lalaki sa kanilang tribo sa pamamagitan ng palakihan ng belly. Ang ginagawa nilang ito ay kanilang batayan at sukatan ng kagandahan. Still, ang ating paggalang sa kanilang tradisyon at kultura. Yes. Iba-iba man ang paraan ng ating pagpapaganda ng ating katawan, mm-hmm, lagi nating isipin na ang tunay na kagandahan ay wala sa panglabas na kaanyuan. Mm-hmm. Ito ay nasa ating kalooban na di kukupas kailanman. Yes. Alright mga kapatid, napanood natin tong kakaibang tribo na to, no? Pero tulad nga ng sinabi ni Soksay TV, no? Respeto tayo sa kanilang nakaugalian, sa kanilang kultura. At long as na wala naman silang inaargabyadong tao, di ba? Wala naman silang inaapi, wala naman silang sinasaktan. Doon naman sila nagiging masaya, yun ang kasiyahan nila, di ba? Maging masaya na lang din tayo para sa kanila. Pero di ba, napakaganda, no? Na kung sino may pinakamalaki tiyan, yun ang pinakapogi sa kanilang lahat, no? Ano masasabi ninyo dito sa video yung pinanood natin, no? Another kaalaman na naman, meron palang ganun, no? Sa isang, di ba, sa ibang tribo, kung sino pinakamaraming peklat, yun ang pinakamaganda. Sa ibang tribo naman, kapag pinakamalaki yung ring dito sa bibig mo, pinakamaganda.
Sa iba naman, pinakamahaba ang leeg, pinakamaganda. Sa mga Chinese naman dati, yung mga maliliit ang paa, yung lotus feet, di ba? Magaganda rin para sa kanila. Eto naman sa tribu na to, eh, pinakamalaki dyan, no? Marami pa tayong hindi pa nadidiskubre dito sa mundong to na hindi pa natin siguro napapanood o natutuklasan. At dahil sa mga ganitong klaseng content, mga kapatid ni Soksay TV, eh nadadagdagan tayo ng kaalaman. Meron talagang mga ganito, mga kapatid, dito sa ating mundo. Sa kabila ng syempre modern na ating kapanahunan, di ba? Smartphone, ang dami ng mga technology natin, maunlad na. Pero meron pa rin mga ganitong mga tao, no, na nasa remote area o dun sa mga lugar talagang hindi na inabot ng teknolohiya, eh masasaksihan natin yung mga ganito. Siguro pag nagpunta ka dun sa lugar na yon, hindi mo iisipin nasa modernong mundo ka eh. Di ba, isipin mo nasa sinaunang mga panahon ka eh, sinaunang stage ka ng mundo eh, di ba? So ano masasabi mo dito sa video na pinanood natin, mga kapatid? Comment nga kayo sa baba at syempre babasahin natin yan sa susunod nating video. Alright, bago tayo magtapos, mga kapatid, shoutout lang ulit muna, no, sa lahat ng mga kapatid natin na nagko-comment dito sa last video na pinanood natin o in-upload natin. Mary Jane Seva, ayaw na nila sa Earth. Ito yung mga ano, no, sinaunang sibilisasyon na bigla na lang naglaho sa mundo. Rose Bell Mano, di naman sila nawala, yung iba nasa Peru sila nakikita. Yung mga iba na lang, no, pero yung sinaunang sibilisasyon daw ang biglaan na lang nawala. Siguro yung mga natira na lang, siguro yung mga anak-anak na lang, apo-apo na lang. Pero yung mga nandoon mismo, kasi napansin niyo yung mga Mayan pyramid, bigla na lang naging abandonado yun eh, di ba? Shoutout kay Ranti Makilan. Yan, shoutout po. Elon La Peña, new subscriber here. Maraming maraming salamat. At kay Archie TV, pa-shoutout idol. Shoutout sa'yo, Archie TV. At shoutout din kay Algin Recaforte. Yan. First like din daw siya. Shoutout din kay Jace Riker. Ano? Jace Riker? Yan. Anunnaki na ata yan. Siguro, no? Shoutout din kay Violeta Kobayashi. Yan. At shoutout kay Malayong Kakilala. Alright. So maraming maraming salamat ulit sa inyo, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagsuporta. Salamat ng marami din sa lahat ng mga nanonood, mga nagko-comment. Comment din kayo sa baba, mga kapatid, kung ano masasabi ninyo dito sa video na pinanood natin. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!